6.7 Energy FM. Ay, naka mga pangga, yung mga susundo sa kanilang mga chikiting ha, sa eskwelahan. Siguruhin nyo nasa tamang parking kayo ha. Kasi pinapautos ha, ng mga mayor din natin sa bawat syudad natin, ipalinis yung mga illegal parking. Ayan tayo. Sakit sa bulsa, Brad. Nasa 1,100 dyan. Naku po, 1,100. Apakamahal nun, Daddy James. Tayo. Alam mo yun, ito yung panahon, ito yung araw na parang, alam mo yun, parang walang tama sa buhay natin. Puro lahat may problema. Thursday mo, problema ngayon. Ito ha, hindi naman sa ano, hindi naman sa pinag-usapan namin or what. Pero kami dala ni Daddy James, may pares kami may problema ngayon. Grabe talaga. Problema ni Daddy James tungkol doon sa illegal parking. Sa illegal parking. Tapos ako naman sa Facebook ko. Grabe. Ano ha, walang binibili ha. Ano to, bigay mag-ingat kayo yung mga susundo kasi syempre, 'di ba, may eco bike na, 'di ba? Motor, kung ano man 'yan. Aba, itinotoo po yan. Kaya dapat po nasa tamang parkingan po tayo para iwas gastos. 1,100 din yan sa bulsa. O, diba? Yung 1,000 ngayon, parang ilang araw na yun? Dalawang araw na yun ng pagtatrabaho mo, diba? Or kaya budget na yun sa anak ninyo. Everything. Anyways. Tapos gagastos ka pa. Yan talagang buhay. That's life! Ang hirap talaga ng buhay, no? Buhay. Kahit kailan talaga dadapuan ka ng problema, ng bad news. Alam mo, eto ha, Daddy James. Pansin ko sa sarili ko ngayon, ngayong week ka, walang nangyaring maganda sa amin. Lahat ano, no? Lahat kada gising ko ng umaga, puro bad news. Ewan ko kung bakit, kung anong meron sa week na ito. Alam mo, bakit ganito? Ang naisip ko dyan, Toby, sinusubukan tayo ni Papa God. Ayun na nga lang iniisip ko eh. Para maging matatag tayo. Ganun lang yan. Pagsubok lang sa buhay yan. Alam mo, ngayon, since nga nahack nga yung Facebook ko and suspended ata or na-ban yung Facebook ko. Hindi ko talagang magamit yung ano ko. Wala nga, yung baby Toby ko na Facebook page. Nakakainis naman. Ako. Alam mo, bala ko pa naman mag-livestream ngayong weekends. Diba? Oo nga, no, uwi ka pala ng uwi ano, ako no, ng Cavite kasi. Tapos yung mag-livestream ako, ipupush ko na yung 4 hours na streaming para sa stars. Ngayon, hindi ko magagawa for 30 days. Grabe. Well, that's life. Okay lang yan. Pero siguro ito na rin. Siguro good news na rin to para sa akin. Kasi nga naman, next month, birthday ko na. Ibig sabihin, wala akong Facebook next month. Ay, may ano ah. Diba? Isa na rin sa solusyon niya para hindi ka magastusan. Wala, wala akong Facebook. Kaso nga lang, wala akong source of communication. Yun nga lang yung downside, Daddy James. Ultimo, kahit yung iba ko pang Facebook na, meron kasi yung tatlong Facebook. Isa yung personal, isa yung super personal, isa yung super duper ultra personal. Nakakalabasa na dito ha. Okay. So ganun yung Facebook ko. Doon sa dalawa kong other Facebook account, hindi ako makapag-send ng ano. Na-accent ko sila, na-access ko sila, pero hindi ako makapag-send ng message. Tayo eh. Panis, diba? Lesson learned. Wala naman akong ginagawa. Pero siguro sa mga baka alam mo naman, mahigpit si Facebook talaga. Kailangan na talaga natin mag-ingat tayo sa mga bawat post natin, bawat bilang tayo ay, diba, DJ, alam mo naman tayo, talaga kadikit natin ang social media. Dahil alam mo naman sa panahon niyo yun, kaya dapat ingat. Okay lang yan. Nagdaan din ako dyan, huwag kang mag-alala. Kaya bad trip ako ngayon eh. Hindi dahil sa nahaka ko or naban ako. Dahil nga lang sa sa mga nangyayari sa Facebook rules. Sa mga rules ng Facebook, hindi ko gets. ito mo, wala naman akong ginagawa, di ba? Tapos naban ako ng ganun-ganun lang. Kaya mo na, Tobs. Balay mo, pagbalik niyan, hindi na stars bibigay sa moon. Ibibigay na sa iyo yan. Pero ala lang, tuli-tuli lang. Babalik pa rin yan, babalik. Naniniwala ko, syempre, ikaw naman talaga yan si DJ Baby Toby. Yes. Kahit hindi na sabihin yung pangalan, nasa mukha mo naman. Ay, grabe. Magulat sila pag yung mukha ko nasa Facebook mo. Ay, dito si Baby. Mukha tong tatay Jimbo. Alam mo, ang social media account ko lang ngayon, Instagram ni Baby Toby, tsaka TikTok, tsaka personal kong Twitter. Yun lang. Yung YouTube mo pa? YouTube. Hindi naman ako nakakapag-upload. hindi updated, no? Hindi rin updated. Anyway, so ito na mga pangga. At mabalik tayo sa ating tinitira ngayon pong Thursday!
Eto na nga mga pangga, eto ang top 5 klase ng mga diskarte ng lalaki sa panliligaw. O di ba ang haba? No? Ang dami na natin ano, napag-usapan. No? I-recap ko lang yung sa akin kasi. Yung mga dapat siyempre, kaibiganin muna yung ating liligawan at the same time, pagkatapos no, nagkakapanatag ng loob ng isa sa isa't isa, yun yung time para manligaw ka. At okay. Yung sa'yo pala yung top 5 mo. Akin naman yung top 5 ko naman, yung number 5 ko. Tatabihan ko siya muna. Ayan. Tapos after nun, bubuli-bulihin ko. O, oh, diba? Panis. Ayan ha. Yan. Tapos ano, sa akin, iyain mo sa disco yung akin. Top 4 naman, iyain mo sa disco, sasayaw mo. At yun yung paraan para mahawakan mo yung kamay. Maamoy-amoy. Ganon. So ang number 3 mo naman, Daddy James, ano yun? Ang number 3 ko, ito yung ano, yung ipakita mo na totoo ka sa sarili mo na totoo nililigaw mo siya, walang halong kalokohan. Yan tayo eh. Ako naman, ang number 3 ko naman, Daddy James, eh yung tawag dito, iyahatid mo siya. Kasi syempre, di ba, yan na yun, dyan ka na magsisimula mag-effort eh, sa pahatid-hatid na yan. So syempre, yan na yung ano eh, yan yung ano mo eh, way mo para i-show yung ano mo sa kanya, yung kung passionate ka sa kanya o hindi. Ito yung ano eh, pwede rin sundot hatid. Oh, diba? Pwede ka naman sa sundot. Di ba? Mahilig naman magsundot talaga si Toby. Totoo yan. Oy, oo, sumusundo effort yan. Effort to effort kasi ako, Daddy James. Ano yan, sanayan. O, ikaw naman, Daddy James. Number 2 mo naman. Ito yung number 2 ko. Ito yung aakit ka ng ligaw at syempre magpapaalam ka sa magulang ng liligawan mo. Yan tayo eh. Tapos ako naman, Daddy James. Ang ano ko naman, ang number 2 ko naman, somewhat eh, similar din naman sa'yo, pero hindi magpapaalam para manligaw, magpapaalam para makipag-date. Mm-hmm. Date naman, ibig sabihin, ilalabas mo siya. Ilalabas mo na. Oo, ilalabas mo siya sa, tawag dito, sa ano, sa mga mall. Okay. Kumbaga, nasa dating stage na. Dating stage. Yun naman yun sa akin. So ikaw, Daddy James, ano yung number 1 mo naman? Eto na, ang ating top 1! Para sa aking henerasyon na mga oldies but goodies, ito yung ano, ito yung nakakamiss, yung haharanahin mo. Yan. Ito yung talaga number 1. Halos parehas tayo, Daddy James. Oh, talaga? Haranahin. Oo, kakantahan. Pwede. Oo, kahit pangit ang boses, kakantahan mo siya, di ba? Pupunta ka sa bahay. Alam mo, ito yung ano eh. Ito yung sa generation mo kasi ito yung nag-upgrade na eh. Di ba? May mga pakulo na pag mga harana. Oo. Well, hindi pa rin naman nawala. Yung nga lang may bayad. May bayad na kasi di ba mag-ano ka eh, maghahanap ka ng gano'n na kakanta. May mga singer na ganyan na inarkila para mangharana, di ba? Doon sa kanilang nililigawan. Eh dati talaga, ikaw mismo kahit buhipiyo ka, at least ikaw mismo kumakanta, maghahanap ka lang ng taga-gitara. Diba? At yung mga tagapalakpak na kasama mo. Pero ako, Daddy James, hindi. Ano? Malakas ang loob ko. Kaya-kaya mo. Kaya-kaya ko, kakanta ko. Kahit sobrang sintonado ko, Daddy James, kakanta at kakanta ko. Kasi alam mo kung bakit? Bakit? Kasi purkit naman ano eh, purkit pangit ang boses mo, ibig sabihin eh, hindi ka na makapagpasaya ng tao. Diba? Kasi kapag ikaw kasi nakakapagpatawa ka ng tao, yun na yung talent mo eh. Ako ito ah, hindi naman sa pagmamalaki, pero kumanta ako sa Itbulaga. Oo nga, napanood ko yun ah. Ano kinanta mo? Sample mo nga? Nakapagtataka. Sample nga? Huwag na tayo ngayon kumanta. Ayaw mo ayun. Sample. Oo nga, no, napanood yan. Tapos ito ah, isipin mo, ang pangit ng boses ko, kumanta ako doon, pero napatawa ko yung mga nagpapatawa sa akin dati. Oh, yun na yun. Yun yung mga ano, yun yung talagang certified na komedyante, napatawa. Talentado, Brad. Galing, yung tipong unang nota pa lang nalabas sa bunganga ko, tawa ka agad sila. Asawa naman, ang pangit eh. Yun na lang yung panlaban ko. Yung pagpapatawa. Kasi syempre, di ba, ang komedyante ngayon, sila na yung bagong gwapo. Oo naman, totoo. Diba? Bago na yung anong hindi. Kahit na sobrang ang pangit, kahit sobrang pangit mo, kahit sobrang ano, pangit ang mukha mo. Kahit ba't nakatingin ka sa akin? Wala akong sinasabi dati. Parang, kausap lang kita. Okay. Alam mo naman ako, yung mata ko nakaganon sa'yo. Okay. So yung going back, kahit sobrang pangit ang mukha mo, kahit ka mukha mo pa si Undin, pero kapag nakapagpatawa ka. Walang niya. Di ba? Kahit nang pagpapatawa ka, gwapo ka sa paningin ng babae. Katulad na nga lang si Kong, lagi niya sinasabi, di ba? Kahit sa itsura niyang yun, napaland niya si V. Cortez. Isipin mo, asawa niya na ngayon, nagkaroon pa sila ng anak, di ba? Alam mo, isa sa ano ko rin yan eh. Isa sa ano kayo magpatawa. Kasi, totoo yan ha, bibira yung ganyan mga lalaki na magaling magpatawa. Komedyante. Alam mo bakit? Kasi napapasaya mo sila. Tama ka at dyan. At lalong maaalala ka nila na, uy, nakakamiss yung ano, kasi siya lang yung nakapagpatawa sa akin. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na ikaw yung hinahanap. Okay yan. Ako alam nyo ito, pa seryoso lang ako dito sa personal. Pero kapag
doon naman ako sa taong gusto ko naman. Mukha akong tanga noon. Iba si Toby totoo lang. Iba yung aura ko, iba yung pormahan ko. At sabihin na natin, iba rin yung salitaan ko. Correct. Alam mo, nakaka-miss, no? Sa gentong pag-uusap natin, yung tinitira natin itong mga diskarte na panliligaw sa mga babae. Alam mo, kung ako papipilin, talagang gusto ko yung dating talagang style ng mga diskarte na lalaki. Kasi alam mo ba, nung time na yon ng mga nanliligaw ako, napakamura ng mga bilihin pa noon, madali kang... Alam mo, eto pa, in a way na, di ba, miniligawan ka, alam mo, hindi nawawala yung magpagbibigay ka ng letter o love letter. Di ba? Tapos may pabango pa, di ba? Yun yung nakakamiss doon. Tsaka ipapadala mo pa doon sa ano mo, tagalakad mo, napabigay naman doon sa niligaw ko. Diba? Sa friend niya yun eh. Diba yun yung nakakamiss. Tapos, ang mura. Dali mo sa restaurant, napakamura ng bilihin pa noon. Mm-hmm. Tapos kung manonood yung sine, murang-mura pa noon. Kasi nga, talagang wala kang problema sa mga gasusin noon eh. Ang ano dito, yung saya. Yung tama pakiramdam, dyan, kung paano ka magmahal at paano ka ma-inlove talaga sa isang tao, sobra iba. Alam mo kasi ngayon kasi nauuso na yung ano eh, nasa digital world na kasi tayo. Mm-hmm. Ang love letter ngayon is ano na lang, messenger na lang. Diba? Yun na lang yung love letter ngayon eh. Sweet long message, yun na yun. That's it. Kaya naman sa mga babae dyan na, ano, na kinikilig kapag sa mga physical or sa hard copy ng love letter, talaga nga naman talagang inaano nila yun, tinetreasure nila yun. Kasi sobrang rare na yung magbigay ng ganun eh. Totoo. Alam mo, may ano ha, ewan ko, I think si Sheena rin yata. Mm. Alam mo, tinatago niya yung mga love letter na binibigay niya, ano ha? O, diba? Iba nga dyan, iniipit pa sa diksyonaryo eh. Diba? Parang tinatago talaga nila. Tsaka syempre, pagdating ng panahon, nagkaroon ka ng anak, ipapakita mo, ito bigay ng daddy mo. Mm-mm. Oh, di ba ang sarap sa pakiramdam na meron na itago at talagang ano, talagang pinag-ingatan. Alam mo ito ah, dun sa kwarto ko sa ano, sa Cavite, meron ako dong lalagyanan na kung saan nandoon lahat ng mga binigay sa akin ng mga ex ko. Tsaka siyempre, ako wala ako, bro. Okay. Tapos, sige, sa'yo. Tsaka yung mga binigay sa akin ng mga ka-MU ko, yan. Ganun. Eh, siyempre, hindi naman kami nag-workout. Kumbaga, ito, tinago ko na lang kasi sayang yung effort nila eh. Gumawa-gawa so, ako, ang ginawa ko, tinago ko doon sa isang lalagyanan doon. Andun lahat-lahat. Ah. Lahat ng mga effort nila. Dinrawing pa nga nila ako eh. Diba? As a cartoon ha. Andun ako, dinrawing nila ako bilang Kaling. Anime, bilang... guwapong anime na may matangos na ilong. Ganun yung ginawa nila sa akin. Tapos, meron, pag binuksan mo yung ano na yun, meron dun mga sulat. Mm. Yun tinetreasure ko kasi na-ano ko eh. Na-touch ako kasi sobrang rare na mag-ganun. Na magbigay ng sulat, lalong-lalo na sa babae. Napigyan ka ba ng love letter na pagbuklat mo, di ba, may tumutunog? Hmm. Ay, wala naman. Wala na akong ganun. Tiga mo, luma-luma. Sa akin, ganun. Yun ang niririgalo ko sa niligawan. May tumutunog pa. Oo! Nabibilihan sa ano dati. Tsaka ano, Brad, kung ano nilalagyan kong pabango. Oo, yung mga uso dating pabango, talagang syempre iba yung dati talaga. Effort talaga para hindi ka, 'di ba, hindi ka pagtawanan ng niligaw mo ba? Sabihin niya, ay ang bango naman, tapos babasahin yung letter. Mm-mm. Ako kasi may natatanggap ako, pero hindi love letter. Pera. ako yung binigbibigay sa akin pera noon. Sustento. Pero yung ganyan, saludo ko sa iyo. Gwapo naman talaga si Toby. O hindi naman, no ba? Talagang normal lang talagang posibleng magkaroon ng ganyan. Huwag mo sabihin ganyan. Baka mag-expect sila. Hindi, totoo talaga. Maraming nagsasabi. Yun yung ano, yun yung mga tunay na mga, di ba, heartthrob. O hindi naman. Di ba, boy next door. Ako, boy next CR eh. Boy next kubeta. Boy next kubeta. Ganun ako eh. Pero yan yung mga dapat nating alalanin, no, mga panggano. Talagang, yes. Ngayong Throwback Thursday, yan yung pang top 5 po natin na mga klase po na madiskarte na panliligaw sa babae. Eh, dapat hindi po natin kinakalimutan yan. Nandiyan pa rin po dapat. Mm-hmm. Ginagawa pa rin po natin. Ha? O eto, sabi ni Vansky dito, ito, nakita ko yon sa parents ko, may tunog pang love letter nila. O, di ba? Ang daming nakaka-relate. Totoo yan. At ito naman, sabi naman ni Josa Poblete, pag nagka-jowa ka, Toby, ubos lahat dyan. Ipapatapon nung jowa mo. Ay, oo. Hindi naman niya manilaman eh. Nililihim mo ba? Nililihim mo? Ako, hindi naman nila natatanong eh. Kapag ano, kapag tinanong nila yun, sabihin ko yung totoo. Ano naman? At least ako, okay. Honest ako, so, diba? So, ikaw pala yung lalaki na, ano, na hanggat hindi tinatulong, hindi mo tatapon. Oo, no? Ano naman? May iba kasi mga babae, well, depende nga sa jowa, sa naging sa ex mo. Kasi may mga mabusisi. Ikaw ba, kasi minsan napag-uusapan niya, nung dati pa, nabigyan ka ba ng yun, doon mo na sasabihin totoo, diba? Doon ko sasabihin yung totoo. Okay. Eh kasi naman, hanggat hindi siya nagtatanong, wala. Hindi ko talaga sasabihin yun. Para may bala ako, diba?
O diba, para naman honest din ako at some point, diba? Kasi hindi naman, di mo naman kasi bigla-biglang yung sasabihin na lang sa isang babae na, uy, alam mo ba, yung gamit ng ex ko, nasa akin pa. Hindi naman yung gano'n. Kasi kapag ikaw mismo ang nagsabi ng bigla ang gano'n, Brad, away yan eh. Away yun. Actually. Away yun. Kasi may ganung klase. Bakit sinasabi mo pa sa akin, 'di ba? Ganun ang babae, sasabihin niya. Sabihin nila may feelings ka pa sa kanya, no. Naalala mo siguro, mahal mo pa kasi tinatago mo pa. Sabi ni Joseph Poblete, siya jowa reveal na 'to. Wala nga ako jowa, ano ba? Bibigyan mo ba ako, Jose? Inaalo talaga ni ano ni Jose, no. Ay nako. Ayun po, mga pangkapera pa tayo mabasahin dito. Sabi ni Joe, tumutunog, baka Christmas card yun. Hindi, totoo po. Merong ano, may mga love letter po na nabibili talaga. May ano pa, yung tunog niyan, ting-ning-ning-ning, mga ganun. Habang, kasi binabasa mo, yun yung mga alam dating ano, may, mabenta. A Song for Elise ba yun? Hindi ko. Yun yung tawag dun sa ano na yun eh. Song of Elise or Song for Elise? Basta si Elise, Basta ganun. Kasi sabi kasi ng nanay ko, kaya pinangalan sa kapatid ko, sa ate ko na Elise. Dahil doon. Yun daw yun sa music box. Ewan ko kung totoo o hindi. Sa akin kasi nabibili na sa tabi-tabi. Parang ano, parang customized na ano. Baka pang mayaman yun sa akin. Baka sa mayaman. Sa akin kasi nabibili sa may kanto lang namin. Sige, yun na lang iisipin ko. Mayaman kayo. di ba? Pero ano, at least diba, nanay mo, diba, napagdaanan yan. Mm-hmm. Anyway, so ayan mga pangga. At mamaya pa po, hindi pa po tapos ang ating pag-uusap dahil babalikan pa po natin. At babatiin po natin kayo, yung mga may kaarawan po ngayon sa pagbabalik po ng Tambalang Tirador ng Radyo. Ako po ang inyong Jibbles' DJ. My name is Jimbo. At syempre, kasama rin ang hot baby na si Toby. Kami po ang number 106.7 NRG FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo...